Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for September 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Ayan. So let's see what's coming to you, Leo, ngayong September 2024. Let's see what's coming to Leo. You have fifth house. Uy, passion. Okay. Iba sa inyo, Leo, ngayong September, maaaring you will tap into your creative side. No? Mas magiging creative ka, pwedeng meron kang bagong libangan or hobby na pagkakaroonan ng interest. You will also, pwede rin may isip mo to na gawing negosyo, lalo na at nakikita mo yung potential ng iyong creative talents at skill set mo. Yung iba naman, pwede tong new opportunity for new relationships, romantic relationship to. Oo. So kung kayo single, there's a possibility na merong magpakilig sa'yo ngayong September. Oo. Or you will try to go out on a date, get to know someone. Yung iba naman, maaring kung meron na kayong anak, you will also give more time for your children, for your kids, na mag-spend ng panahon sa kanila. You also have mid-heaven, which is about your career path or yung mga pinupurso mo sa buhay. So, isa yan sa magiging major na bibigyan mo ng attention. Maari ring alam mo na ngayon kung ano yung path na gusto mong tahakin at confident ka doon sa career path na sinusubukan mo or gagawin mo. You also have Pluto, which is rebirth. Oy, major transformation, major change. Oo, meron endings, new beginnings. Kumbaga, you are being transformed to a better version of yourself. So I think pagdating sa career path, maaring may pagbabago, like you will be recognized sa career mo, sa business, sa trabaho mo. Or parang mas magiging excited ka to try new things or to invest in your talents, in your skill set. Let's see what else. Overall energy, you have the Ten of Swords. Nako, merong mga magpapastress sa'yo ngayong September. Ito yung mga opinion rin ng ibang tao. No? Pwedeng merong mga tao na will try to yung parang i-discourage ka sa mga gusto mong gawin. Oo. So, iwasan mo na lang yung pag-absorb ng kanilang mga negative opinions about you. Kasi sabi nga nila, no, sabi nga, may kasabihan. What other people think about you is none of your business. So, kung ano man yung opinion ng ibang tao sa'yo is parang hindi mo na, wala ka nang pakialam doon. Dahil wala tayong control doon sa opinion nila. So, ang kaya mong kontrolin is yung reaction mo doon sa opinion nila. Instead na ma-stress ka, i-let go mo. No? Kasi kung alam mo hindi naman totoo, bakit ka maapektuhan? Some of you naman, pwedeng you are ending a difficult situation sa buhay nyo. No? Pwede rin, kaya nga may rebirth kasi may ending and then new beginnings. So, pwedeng nasa toxic environment ka, tapos aalis ka dyan because you feel like you want to give your self a new life. Your challenge is the Justice card, or bringing balance into your life. Isa sa challenge mo kung paano mo mababalanse yung oras, panahon mo sa mga bagay na importante rin sa'yo. Maaring meron kang major decision. If you are ready na umalis sa isang sitwasyon na yan, lalo na kung ito ay isang toxic relationship. Can be romantic, can be family, can be friendship. And then your opportunity, grabe li, yung major decision making talaga to. This can make or break you. I think you will have the opportunity to choose the best possible decision, lalo na if you will tap into your instinct, your intuition. Kasi actually, alam mo you know for yourself what's best for you. Minsan nga lang, hindi natin pinipili yung best para sa atin kasi iniisip pa rin natin yung ibang tao.
Your blessing. Oh, the world card. Meron talagang ano rito. Ending of a chapter, ending of a cycle na hanggang doon na lang talaga. So for some of you, this can be a career path, no? A career, trabaho, business na sa tingin mo hindi ka na in alignment doon or parang walang growth or parang wala ng satisfaction or parang wala ng benefits for you. So now you're going to try something new. Although mahirap kasi pwedeng meron nakikialam sa decision mo na ay bakit ano, bakit ka magre-resign or bakit ka aalis sa ano trabaho na 'yan? But isasara mo yung business mo. So syempre may mga makikialam talaga diyan. But I feel like yung iba sa inyo, meron kayong realization of what you really want to do. Magiging malinaw na sa'yo. Lalo na kung ikaw ay isang very creative na person, no? Marami kang ideas, talents, na you can still tap in and be successful on your own right. Okay, so your money, career, finances, you have the King of Cups, feminine energy. You have the Eight of Swords. Oh, ayun na talaga. Merong magme-mentor sa'yo. Someone who will teach you or parang ipaparealize niya sa'yo yung worth mo, yung galing mo. Itong taong to, kukumbinsihin ka na umalis sa comfort zone mo. This can be anyone, your friend, your boss, or your loved one, no? Na nakikita yung potential sa'yo. Kaya lang, minsan kasi hindi natin nakikita yung potential natin. Eh. Ibang tao pa yung nakakakita nun. So I see someone na nakakakita ng potentials mo at naniniwala sa kakayanan mo at bibigyan ka ng lakas ng loob para ma-empowered ka na to go after your goals, go after your dreams, and tanggalin yung limitations. So that's part of the transformation na gagawin mo. Kumbaga, mas mamahalin mo yung sarili mo ngayon kasi you owe it to yourself na magkaroon ng mas magandang kalagayan in terms of your career or your finances. Sa love life naman, you have the Chariot, the Six of Swords, and the Ten of Pentacles. So, kung kayo ay umalis sa isang relationship, Leo, mas lalong magiging successful kayo on your own. Mas alam nyo ba minsan, merong tao sa buhay natin na parang sila yung reason or nagdadala ng negative energies sa buhay natin. Na parang sila yung nagde-demotivate sa atin or nagsasabi na we're not good enough or hindi mo kaya yan. And the moment na mawala sila sa buhay natin, doon mo nare-realize yung totoo mong halaga sa halaga, no? So bumabalik yung self-worth mo, bumabalik yung confidence mo. At if you are confident and empowered, marami kang mararating, marami kang ma-achieve. And that's what I'm seeing for you now. You have a lot of goals in life na nakakatulong kung walang nakikialam sa gusto mong maabot. Kasi pwedeng nasa isang relationship ka before na very competitive sa'yo. Oo. Na ayaw niyang maungusan. Instead na maging supportive, kinokompetensya ka. This can be a romantic partner or a family member, a friend. So you're moving on from that. Oo. Maalis ka sa ganyang situation. Conclusion. Yung iba sa inyo talaga may worries, may fears. But I think depende sa environment yan eh. Diba? You have to change your environment. And I think ayan na yung pagbabago na gagawin mo or bibigay mo sa sarili mo. Yung environment na meron ka, you may have a toxic environment. Na syempre, anong may experience mo dyan? Toxicity din. Okay? So some of you will also focus on yourself, no? Kasi contentment to eh. If you're in a relationship, napaka-random ng message na to. Pwedeng, at yung relationship nyo, okay naman, walang problema. Eh, maaring mas ma-enjoy nyo ang intimate connections or intimacy ninyo together. But if you are single, I'm seeing na mas magiging maayos yung tulog mo ngayon. Lalo na at meron ka ng peace of mind, no? Let's see what else. Don't seek anyone's approval. See?
Kumbaga, hindi mo kailangan ang approval ng ibang tao para lang ma-validate yung sarili mo. Because you can always validate yourself. Depende sa kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Okay? So if you think that you are talented, then you are talented. 'Di ba? So that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.